Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May aamin na sa mga sospek kung sino ang pumatay kay Attorney Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matyas. Ang espesyal na araw sana para kay Attorney Meredith ay napalitan ng sakit at tighati para sa magkapatid na si Lilet at Aira. Inimbitahan nga ni Attorney Meredith lahat ng importanteng tao sa buhay niya at mas lalong sumaya si Attorney Meredith nang makita na dumalo ang anak niyang si Lilet sa mismong kaarawan niya. Maraming nangyari ng gabing iyon. Dito ang pang-aaway at pamamahiya ni Patricia kay Attorney Meredith kahit hindi siya imbitado sa selebrasyon ni Attorney Meredith. Isa pa, ang pagbabanta ni Kalorena kay Attorney Meredith na sana nga ay mamatay na raw si Attorney Meredith dahil hindi pa rin napasakamay ng asawa niyang si CRD ang pinakamataas na posisyon sa firm na pinagdesisyonan ng lahat ng board members. Hindi matanggap ni Kalorena na hindi napalitan sa pwesto si Attorney Meredith. Kaya sa inis ni Kalorena ay nakapagbanta siya kay Attorney Meredith. Lumipas ang mga oras, hilong-hilo na si Attorney Meredith kaya naisipan niyang mag-book ng sasakyan pauwi. Sinubukan siyang ihatid ni Kurt. Ang kaso, ayaw ni Attorney Meredith na magpahatid. Mas iniisip ni Attorney Meredith si Lilet at si Kurt na raw ang bahala na maghatid kay Lilet pauwi ng bahay nila. Isa pa ay nakapag-book na raw si Attorney Meredith ng sasakyan at inaantay na lang nito na dumating. Na-cancel ang book ni Attorney Meredith dahil hilong-hilo na siya at sakto nga na si Ramir ang nakakita sa kanya. At nagmagandang loob na si Ramir na ihatid si Attorney Meredith sa mismong bahay nito para hindi mapahamak si Attorney Meredith. Nagpasalamat naman agad si Attorney Meredith kay Ramir nang makarating ito sa bahay niya. Hindi na pinasama ni Attorney Meredith si Ramir sa loob ng bahay nila dahil kaya na daw ni Attorney Meredith ang sarili niya. Hindi alam ni Ramir na yun na pala ang huling gabi na makikita at makakasama niya si Attorney Meredith dahil may karumal-dumal na mangyayari kay Attorney Meredith. Yan nga ang salaysay ni Ramir sa investigador. Lahat sila ay kinuhana ng salaysay. Si Lilet, Aira, Bonnie at Kurt. Kinuha ang salaysay nila kung ano ang nangyari. At nasaksihan nila nung gabi bago ang krimen na ginawa kay Attorney Meredith. Mas nangibabaw ang salaysay ni Ramir dahil si Ramir ang huling nakasama ni Attorney Meredith nang gabi bago mangyari ang karumal-dumal na pangyayari. Kinagulat rin ni Lilet ang salaysay ni Ramir. Pero nangako si Ramir na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Nagmagandang loob lang raw siya na tulungan si Attorney Meredith dahil kailangan daw nito na umuwi ng bahay nila. Kaya hinatid agad ni Ramir sa bahay nito. Magulo pa ang pangyayari. Naisip nila na planadong planado lahat ng krimen na ginawa kay Attorney Meredith. Simula sa pagpapainom ng kung anuman kay Attorney Meredith para makaramdam ng pagkahilo at umuwi mag-isa. Para na isagawa ang planong pagpatay kay Attorney Meredith, nagsabi si Aira kay Lilet na malalaman din nila kung sino talaga ang pumatay kay Attorney Meredith dahil hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya. Isa pa ay gagawin raw nilang lahat o gagawin lahat ng investigador para malaman ang totoo kung sino ang sospek. Dahil sa dami ng ebidensya na nakalap nila, ay panigurado na may makukuha silang lead kung sino ang tunay na sospek sa pagpatay kay Attorney Meredith. Sisiguraduhin raw ng investigador na mahuhuli at mahuhuli nila kung sino ang gumawa ng iyon kay Attorney Meredith. Kahit pa nga sinira ng sospek ang CCTV
sa bahay mismo ni Attorney Meredith para hindi makita kung paano pinaslang si Attorney Meredith sa sarili nga nitong bahay. Sa nangyari, gustong malaman ni Ramir kung totoo ang binibintang ni Aira dito kay Patricia. Kung may kinalaman ba si Patricia sa pagkamatay ni Attorney Meredith, kaya sinabi ni Ramir kay Trixie na sasama siya ngayon kay Trixie papunta sa bahay nila para matanong itong si Patricia. Wala namang nagawa si Trixie. Sinabi niya o sinama niya si Ramir sa bahay nila. Pagdating nila ng bahay, dumiretso si Ramir at Trixie sa kwarto nitong si Patricia. Nakita nila na tulog si Patricia at mukhang naglasing si Patricia dahil sa basong nakakalat sa lamesa nito. Ginising ni Trixie si Patricia. Nakailang gising pa si Trixie kay Patricia bago pa tuluyang magising ito. Nagising si Patricia. Bumungad sa kanya si Trixie kasama si Ramir. Natuwa si Patricia sa pag-aakala na binalikan na sila ni Ramir at mabubuo na ulit ang pamilya nila. Sinabi ni Patricia, nananaginip lang daw ba siya na magkasama silang tatlo ngayon, ni Ramir, Trixie at siya. Mabubuo na raw ba ulit ang pamilya nila? Sinabi ni Trixie na hindi, may itatanong lang daw sila kay Patricia. Tinanong ni Trixie si Patricia, sabihin mo sa amin ang totoo. Tama ba raw si Trixie nang sinabi na nakita niyang may dugo sa kamay si Patricia kanina? At kaya raw ba may dugo sa kamay si Patricia dahil si Patricia ang mismong killer ni Attorney Meredith? Natulala lang si Patricia sa sinabi ng anak na si Trixie. Sunod naman na nagtanong si Ramir, may kinalaman daw ba si Patricia sa pagkamatay ni Attorney Meredith? Tinulak-tulak ni Ramir si Patricia para sumagot sa tanong nila. Hindi agad nakasagot si Patricia. Nagsabi si Patricia na patay na si Attorney Meredith. Napangisi siya dahil sa wakas ay wala na siyang magiging kaagaw kay Ramir. At malamang raw ay babalik na si Ramir sa pamilya nila at mabubuo na muli ang pamilya nila. Sinabi ni Patricia na wala siyang alam sa sinasabi ni Trixie pati na rin nitong si Ramir dahil nasa bahay lang siya at nag-iinom mag-isa. Hindi naniniwala itong si Ramir na walang kinalaman si Patricia. Ganon din itong si Trixie matapos niyang makita itong si Patricia na may dugo sa kamay. Nagsasabi kaya ng totoo si Patricia na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith? Sino kaya talaga ang totoong killer? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.